So this time, explore natin ang gamit ng dimension sign sa part. Pero gagawa muna tayo ng object sa ating Adobe script para doon natin na, yun ang kukuha na natin ng dimension. Doon natin pala, papalabas yung dimension ng object. So first, maglagay muna tayo ng rectangle. So let's type rect para susuntin ka na natin yung rectangle. Then, maglagay din tayo ng circle. Okay. Tapos, i-convert natin itong ating dalawang object into block. Sabihin, i-join natin sila into one. Okay, so, let's type the shortcut key for the block. Dialog box, shortcut key, B. Okay, so, i-click natin yung point para tayo maghanap. Click natin. Para automatically, yung location ng ating ay may X and Y. Okay, and then specific objects. Let's select the select objects. Click and then drag. Then enter. So, ano ba yan? Convert to block, delete, retain. So, punta tayo sa convert to block. Behavior, allow exploding, scale. Click OK. Lagyan daw natin ang pangalan. Lagyan natin dyan, sample. Score 7. So, meron tayong block. And then, alamin na natin dimension ng ating block. So, ito yung ating dimension. But first, set up muna natin yung ating dimension. Shortcut key for dimension is letter D. So, kuha tayo ng ating bago dimension. Click nyo. Lagyan na lang natin dyan sample. Score 8 and 14. So ito yung mga area kung saan i-modify na natin ang maging itsura ng ating dimension. So ito yung nakikita nyo rito, ito yung pinaka layout. And then yung mga nakikita nyo white number, yan yung pinaka dimension. So pwede natin bukuin yung kulay ng dimension lines. So halimbawa, red. Okay? Yung extension lines. Ayun, pwede natin gawin red. Halimbawa. Okay? Sa symbols and arrows, gusto mo bang palitan yung arrows? Pinagkita niya. Solid color. Hala ka. Okay? Then, halimbawa, yung text. Meron tayong text doon. For neon, gusto mo bang baguhin yung kulay doon? So, ito. Hawa, yan. Okay? Ano bang gusto mong location ating text? Text placement. Bob? Outside, you can ma-explore niya, pero mas preferred to yung center. Okay? Then, fit. So, ba? Best fit. Ano nakalagay ito? Suggested best fit. Or arrows. Text. Both text and arrows. Yan lang tayo sa suggested niya. Best fit. Primary units. Huwag gusto mong makita doon sa ating measurement doon. Decimal, architectural, engineering, fractional, o ano man yung available dito. Mas prepared ko ang decimal. Okay? Alternate units and tolerances. So, okay na yan. So, click. Okay. So, meron ka na doon. Dimension style module sample. So, every time na pumunta ka sa dimension style para i-setup, ang dimension cell module, pwede ka nang mamili ulit. Then, click close. So, let's get the dimension of our layout. So, punta ka sa dimension, click mo yung linear. Ito. Pakita niya na dimension nito ay yung diagonal tayo sa align. Okay. Pwede rin yung angular. So,
Then, pwede rin natin pages. Ay sa dimension mo sa pages. So, lumalabas ito dahil nandun sa dimension style natin. Kita natin, balikan natin dimension style natin. Modify. So, magbabusin natin yung nangyari. Okay, so yun. Yun ang gagalawin pagdating sa part. So, yun. So, okay. Ginawa natin text. Napansin nyo, pagkakatulog pa yung radius nyo. So, lagay natin sa text. Okay. Nakita natin. Ating dimension dahil ng